Guys, yung sinasabi ko na tissue confirmed, hindi siya fake news, naubos po. Kung titignan po natin dito, sa ating bandang likuran, walang stock ng tissue. Ubus lahat. At usually, dito rin sa likod ko, dati maraming tissue dyan. Ngayon, mga disposable plate hanggang sa dulo kasi marami po mga tissue, but now, no more tissue. So it's not a fake news, it's confirmed ang ka-adventurer na naubos po ang may panic buying ng tissue dito sa Canada. Hindi ko lang mag-guess kung bakit tissue ang naubos. Adventurer, it's tea time. It's a Tim Enriquez adventure. Ngayon po ay mag-grocery tayo kasi ngayon ay meron po tayong confirmation na narinig sa radyo at sa balita sa TV na meron na po tayong tatlong confirm na merong coronavirus dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. So, ang balita ko, nagkakaubusan ngayon ng tissue. Hindi ko alam kung bakit tissue ang nauubos instead of mga grocery. Ganun din sabi nila, pagpunta ka ng grocery, wala ng bigas, nagkakaubusan na rin dahil nga sa mga Pilipino. O, tignan natin kung totoo nga yung balita yun o baka naman false alarm lang yun o kaya man fake news lang. Tingnan natin kung totoo nga na nagkakaubusan ng bigas, tubig at tissue. Samahan nyo ako mga ka-adventurer. So ang una po natin pupuntahan ngayon ay ang superstore kung saan bibili po tayo ng bigas. Yun ang una nating pupuntahan na grocery. Then after nun, punta tayo ng Walmart. And then siguro last na is yung Seafood City. Siguro susundin muna natin si Rowena bago tayo pumunta ng Seafood City. So tignan natin nga kung totoo yung mga balibalita na nagkakaubusan ng tissue, ng bigas, ng tubig. Kasi para sa akin hindi naman dapat dahil tatlo pa lang naman yung confirmed issue dito nga sa Winnipeg, Manitoba, Canada. So I guess nadadala lang yung tao, especially mga Pilipino, dahil nga sa Pilipinas or in the Philippines there's a lockdown. So kung magkakaroon na naman ng lockdown, so dapat nga talaga magpanic buying dahil mauubos ang siyempre mga pagkain, siyempre yung ibang store magsasarado. Siguro na balitaan ng mga Pilipino na magkakaroon nga ng lockdown sa Pilipinas, kung kaya't siguro nakiuso o nakigaya na rin. I don't know, maybe ganun lang siguro yung feelings nila. So tara, samahan nyo ako pumunta sa ating hindi ko lang sabihin ko tumingin sa grocery, sa superstore. Tingnan natin kung totoo. Sinasabi ko na tissue confirmed, hindi siya fake news, naubos po. Kung titignan po natin dito, sa ating bandang likuran, walang stock ng tissue. Ubos lahat. At usually, dito rin sa likod ko, dati maraming tissue dyan. Ngayon, mga disposable plate hanggang sa dulo kasi marami po mga tissue, but now, no more tissue. So it's not a fake news, it's confirmed ang ka-adventurer na naubos po ang may panic buying ng tissue dito sa Canada. Hindi ko lang mag-guess kung bakit tissue ang naubos. Hindi naman po sa bigas, fake news. Maraming stock. Ayun po.
ang dami niya, hanggang sa kabila pong side ng store meron, kaya lang napakamahal. It's $38, usually nasa 24 lang po siya. So fake news po yung sa rice, maraming stock. Guys, usually bagay itong Friday walang masyadong nag-grocery, pero ngayon makita mo na pakadami ng nag-grocery, ang haba ng pila. Hindi ko alam kung bakit, kasi dati naman pag grocery ako pag Friday hindi, usually Saturday, Sunday ang mahabang pila pag grocery. So ngayon hindi ko alam kung bakit mahabang pila, siguro dahil nga sa nabalitaan nila na meron ng coronavirus dito sa Winnipeg. So pakita ko sa inyo. Ngayon po mga ka-adventure, pumili na rin ako ng tatlong galon ng mineral water tsaka isang sakong bigas, pero hindi siya naka-sale as I said, hindi siya naka-sale, pero bumili na ako kasi nga just in case. So pero pakisabay na dalawang kabang bigas tapos few things to. So punta pa kami ng saan kami pupunta? So di ko muna si Rowena. Saka paalala mag-isip ko sa pupunta. Sa No Frills. So tingnan natin kung nagkaubusan din ng tissue dito. Tsaka bigas, sanitizer, alcohol, lahat na. Tingnan natin. Kami dito ng tubig, yung naka-bottle para pamtagtag tas in case. Ayaw na yung si Rowena, umibili pa. So ito guys, mga napamili namin. So bumili kami ng tissue, tapos yung bottled water, tatlo, ayun mga Sonrox, pero pupunta pa kami sa ibang store, like yung mga Asian store, para just in case na bumili pa kami ng mga dilata, tsaka mga iba pang frozen food. Ayan, muna siya ng pizza pa. No feels confirm. Wala na rin tissue, naubos na rin. Ang nabili namin tissue is yung pang washroom, yung malaki. I mean yung pang kitchen pala. So yung pang washroom ubos na. Ayan, kita niyo, it's totally empty. Walang kalaman-laman po. Guys, tapos sa kami mamili, we decided na dito na sa No Feels. Ayun namin pumunta sa mga Asian store. So ito mga anak pamili na namin. Bumili ulit kami ng maraming tubig, tissue, kung ano-ano pa. Tapos ang next stop namin ay punta kami naman ng sa drugstore. Ano pa paano ang drugstore na yan? Saan niya? Yung drugstore pupuntahan natin? Shoppers. Yan, punta kami naman ng Shoppers. Bili kami ng mga vitamins at kung ano-ano pa mga gamot. So ayan po yung mga pinamili namin, nagpanic buying kami. Tapos pero ito sa kabila. Nagpanic buying. Ayan, dami namin tubig na stock. Ayan, just in case. Sa Shoppers Drug Mart, bibili naman tayo ng mga vitamins, kung ano pa mga pangontra coronavirus. Dito po tayo ngayon sa Shoppers Drug Mart, kung saan bumibili po tayo ng mga vitamins at kung ano pa mga pangontra sa coronavirus. So bumili po tayo ng mga yan po yung vitamin C, another vitamin C na may fruits, mixed fruits. Meron din po tayong D3, calcium D3, and then vitamin B, mga fruits, then vitamin CD, and then yun, yung Imodium, just in case na magtatay. So ngayon po wala po ritong alcohol or sanitizer, na ubus. So titingin tayo sa mga Asian store. Kakabusan na po talaga ng alcohol, maski dito sa Winnipeg, Canada. Ubos na ang mga alcohol and sanitizer. So, maybe we're going to Asian store just to look for alcohol and sanitizer. Pero sa Young's, ayan, muli pa kami ng mga ilang pirasong isda at kung ano-ano pa. Ay, mahal.
ano, doon tayo sa kabila naman. Maano, maaning yelo, madulas. Ayan. So bumili po kami kung ano-ano pang mga dapat dili na dilata. Mga Filipino foods. Nagpanic buying si Rowena, yung asawa ko. Ayan. So dadap pa kami ngayon sa isa pang Asian store kasi wala ditong alcohol tsaka sanitizer. So try namin dito sa May Laki. Baka merong alcohol or sanitizer. Nagpaling na kami ng mga Asian stores. So wala po kaming nabiling alcohol at saka hand sanitizer. So maybe mga sunod na mga araw ubus eh. Naubos at kaubusan na po. Kasi meron na pong confirmed 3 coronavirus dito sa Winnipeg, Canada. Ito lang po yun sa lugar namin sa Winnipeg. And then sa ibang part marami. Ilan na total sa Canada? 152. So 152 confirmed coronavirus all over Canada ang meron na ngayon. Alberta, yeah, so, Toronto, pinakamarami is Ontario. Ontario. So dito sa Canada eh, tatlo. So, yeah, kaya kami medyo na ano lang. Wala lang, tamang paraning lang. Kaya bumili ng maraming pagkain. Importante, tubig tsaka bigas. Meron na kaming dalawang kabang bigas tsaka maraming tubig. Ayun. Ang workout namin ngayon na mabili is yung ano nga, sanitizer tsaka alcohol. So nagkaubusan, wala kami mabili, so uwi na kami. Siguro susunod na mga araw na lang baka meron na. Pero ang tissue talaga, hindi siya ano ha, fake news, talagang ubos. Hindi ko lang maintindihan bakit naubos ang tissue. Ayun, so hanggang sa muli po mga ka-adventurer. Okay. Nag-drive tayo. Baka may mabangga. Nandito na tayo mga ka-adventurer sa bahay. Kauwi lang natin. So yun nga, galing natin, kagagala lang natin mag-grocery. Pumunta tayo dun sa Superstore, No Frills, Young's, yung Lucky, at saka dun sa Shoppers, yung drugstore, kung saan bumili tayo ng mga vitamins at kung ano pa mga pangontra. Yung huli natin yung pinuntahan na Asian store, which is wala po talaga silang alcohol and sanitizer, nagkakaubusan, out of stock. So hopefully maybe tomorrow or some other day or next week magkaroon sila ng stock. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So kung mapiprevent natin yung virus, mas maganda kasi napakahirap po talaga ng magkaroon ng coronavirus. So nasasabi ko lang mga ka-adventurer, lagi lang po tayo mag-hand wash, mag-sanitize kung ano po pwede natin i-sanitize na mga bagay-bagay. Basta stay healthy lang po tayo. And until next vlog po mga ka-adventurer, bye! Stay healthy!